Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kaibigan nating OFW, kumusta po tayo? Kayo, 18 araw na wala tayong kwentuhan, wala tayong koneksyon sa isa't isa dahil sa kami ay nag-travel sa malayong lugar. At masarap, masaya, na-relax tayo, nakalimutan natin ang problema. Subalit kahapon sa pag-upo ko, mismo sa harap ng aking computer, ay nasaksihan ko ang mga walang katapusang issue. Of course, ang usapin natin ito patungkol pa rin sa Philip Family. Isang malaking katanungan, hanggang kailan nga ba matatapos ang hidwaan nito? Hanggang kailan nga ba matutundukan ang mga problemang kinakaharap ng pamilya nito? Makakalimutan na ba ng tuluyan ang 2 taon na mga pinaglaban? Ito ang ating sasagutin. Ito ang ating tutumpukin sa vlog nito makalipas lamang ang munting paalala. Ngayon ang mga kaibigan, nagbabalik ko tayo. Alam niyo kung ating pong titingnan, samot-sari, kabilaan, papotsyadahan, tapon doon ng isyo, tapon dito ng isyo. Ang tanong, hanggang kailan matatapos siya? At ito nga ba ang talagang solusyon? Kagabi po mga kaibigan ay nanonood ako ng probinsyano. At isang tagpo sa probinsyano ang gusto kong ibigay sa inyo. Nung nasa kagubatan at tumatakas yung mga agila, sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkatagpo sila ni President Oscar Hidalgo at ang mga agila. Sa tagpong iyon ng pagkikita ni Oscar Hidalgo at ang mga agila ay tumayo sila ng matikas na tindig at sumaludo sa isang pangulo. Nung mga pagkakataon iyon, namutawi sa aking isip, sana maganda kung ganito ang posibleng mangyari sa Philip Park. Kung ang mga tao na dati umispito at gumalang sa isang Francis Leo Marcos ay ganun din ang paggalang sa itinalagang pangulo. Pero hindi. Hindi dahil iba ang senaryo ng FLN family. Malalim ang pinag-ugatan ng hidwaan. At para sa akin, hangga't hindi nakaklaro, hangga't hindi talaga nabibigyan ng pagkakataon ay magpapatuloy ito. Pangalawa, isang faktor na nakikita natin ay naglalabasan at nagsusulputan na ang iba't ibang klase ng mga followers. Dati, tahimik lang sila, pero ngayon, makikita natin nagsasalita na. Marahil, dahil natatamaan din ang kanilang ego. Sabi pa nga, kahit ang pinakapaborito mong aso, kapag sinipa-sipa mo, kakagatin maski amo. Sa mga pagkakataon itong mga kaibigan, sino ang magiging talunan? Sa nakikita natin, ang ikinakatakot ko pagdating ng panahon ay mawala na lamang at maglaho ang mga pinaghirapan, ang mga pinagpaguran, ang mga ipinaglaban. Sa ngayon ay samot-sari ang ating mga damdamin na nakikita. Halimbawa na lamang, may mga taong kung dati ay nagiging masaya, nagsa-shoutout sa mansyon, ngayon naman ay naroon sila at nagtatanong. Ito yung mga damdamin ng mga tao na dati ay nagmahal. May mga taong tumatahimik lang, tumidistansya at nagmamasid. Ang lahat ng ito ay nakakaapekto sa buong pamilya. Dahil sabi nga, ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Sino ang magiging talunan? Sino ang mananalo? Saan ito patungo? Ito kadalasan ang mga katanungan. Kayo kapatid na nakikinig, kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinakamabisang solusyon sa mga nangyayari? Ano ang maiuupin mong rekomendasyon upang muling manumbalik ang mga supporters na nawalay? Tandaan, kabahagi sila ng pundasyon ng FLN Family simula pa noong una
nang lumabas si Francis Liu Marcos, kabahagi sila sa mga taong nagpuyat, nagmahal, umiyak, at siyempre, nagdamdam. Ito ang dahilan kung bakit ngayon tila mga ibong nawawalay, tila mga ibong lumalayo sa pugay. Naway huwag nating ipagtabuyan, bagkos unawain at intindihin ang kanilang mga damdamin. Sana isang araw, tulad ng sinabi natin, muling manumbalik ang sigla ng mansyon. Sana isang araw, dalangin ko na muling manumbalik ang saya. Muling mabuo ang isang masayang Evelyn family. Ang pamilya na nakipaglaban at sumunod sa mandato ng pagtulong, sapagkat bukod tangi, ito lang ang pamilya na talaga namang nagmahal sa mga taong nasa laylayan ng Pilipunan sa panahon ng pandemya. Ako po muli sa Taong Galat, biggest love shoutout po sa lahat. Naway, kung mayroon kayong komento, comment down below, kahit ano pa man, babasahin ko. Mahalaga po kayo at kaparte po kayo sa vlog nito, sapagkat ang inyong mga komento ay damdamin na kailangan din natin malaman at kailangan din natin ilabas. Maraming maraming salamat. Bigyan nyo lang ako ng malaking hug, share, i-like ang video ito kung sakaling nagustuhan mo. Sumuli, tayo po ay mananatiling magmamatsyag hanggang sa tuluyang may sayos ang sistema ng ating pamilya. Tandaan nyo, walang taong gala kung wala Francis Liu Marcos. Maraming maraming salamat mga kaibigan. Bigyan lang shoutout po sa lahat. Pabuhay po tayo.